So ayun guys, bukas na po ang opening ng Manila Zoo. Tingnan nyo naman, handang-handa na ako para sa opening bukas. O, di ba? Pwede ba? Okay ba itong aking style? Pwedeng-pwede, di ba? So abangan nyo bukas sa Manila Zoo kung ano ang aking outfit doon sa opening ng Manila Zoo. Eh, napanood nyo yung sinabi ni Yorme Isko doon sa interview kanina sa may Boy Scout event na tinitingnan niya na baka libre muna yung pong Manila Zoo sa mga unang buwan. So of course, syempre, alam naman niya yung mga tao, karamihan, walang pera, galing lang ng Pasko, galing bagong taon, syempre, gumastos and all that. So gusto niyang bigyan ng libreng pasyalan yung pong mga kababayan po natin. Syempre kailangan din sukatin yung ano. Ang worry ko din diyan, syempre, baka biglang ma-overcrowded o masyadong magdami magsabay-sabay. So kailangan i-consider din 'yon kung ilan muna yung pwede. Ilan muna yung capacity ng Manila Zoo. 'Di ba? So lahat 'yan puro dry run ba? Dry run ba? Kasi ngayon na lang naman nangyari 'to eh. Ngayon na lang naman nangyari sa buong history po ng Manila Zoo na na-renovate siya and napaganda siya, naayos siya. And ang ganda, kung makitingnan nyo naman yung mga pictures, di ba? Ang gaganda po nung sa Manila Zoo and excited na po ang lahat para sa opening po bukas. Pero syempre, mauuna po dyan, mga VIP po natin ay yung mga gumawa mismo, yung mga manggagawa mismo na tumira at na gumawa dyan sa Manila Zoo. Kaya po siya maganda ngayon, kaya po siya operational ngayon dahil po sa hirap at pagsusumikap ng pong mga karpintero at mga manggagawa po natin dyan. So lahat po sila. So sila po ang priority po bukas. Sila po ang isa-celebrate bukas yung kanilang mga pamilya. And I'm really happy for them kasi po mapapakita nila sa kanilang mga anak na oh, ito yung gawa ni Papa, ito yung gawa ano. So they should be really proud kasi po nakita nyo naman nang galing tayo sa Manila sunung isang araw. Napakaganda, napakaganda. World class ang talagang quality talaga yung kanilang pagkagawa. So very good po sa mga manggagawa ng Manila Zoo. And yun nga, syempre, natulungan din sila. Kasi for 2 years, may trabaho po. Yung po mga kababayan po natin gumagawa po dyan. So during the pandemic, di ba, hindi sila jobless. Hindi sila unemployed. So malaking tulong din po sa kanila ito pong sa Manila Zoo. At ngayong tapos na, gusto po naming pasalamatan ng taus-puso po sa kanila for job well done. Yun. So ngayon siguro, niloload na yung mga hayop. Kung bukas yung opening, wala pa yung hayop nung punta natin ng Lunes eh. So ngayon siguro yung mga hayop, dadala na lang mga buhaya, mga leon, mga tigre, mga ganun. Mga unggoy, nililipat nila siguro ngayon. So excited na ako bukas, so abangan nyo po yan. Ayan, buong araw tomorrow we will be covering that. And after tomorrow, the following maraming naka-line up na activities na gagawin. And meron tayong basta abangan nyo kasi itong Manila Zoo na to is a big event. Of course, sa atin sa Team Isko, big event po 'yan. Kasama 'yan sa Big 3 na ating ilalunch po in the coming weeks and months, 'di ba? Yung Big 3, Manila Zoo, Hospital ng Maynila, mga condominium binondominium. So yung tatlong 'yon. So ito po yung una, yung Manila Zoo. So it's going to be big tomorrow. Talagang buong history ng Manila Zoo ngayon lang po napaganda. Yung nag-ayos pa yung basurero pa, talaga ang nag-ayos niyan and naibalik yung dating sigla and ngayon world class na, ang ganda na ng pagkakagawa. And it only goes to show kung anong klaseng leader si Isko Moreno. 'Di ba? Kasi lahat naman sa gobyerno may budget, 'di ba? Mayor ka may budget, governor ka may budget, congressman ka may budget. Kung ano man posisyon mo, senador, vice president, lahat kayo may budget, 'di ba? Kasi kailangan mong piliin saan mo i-allocate yung budget na may malaking impact. So si Isko Moreno, pinili niya itong Manila Zoo na ang laki ng impact. Marami, iba't ibang aspeto eh sa kalikasan. Kasi 'di ba nung una dapat gusto nang ibenta 'yan. No, papagandahin natin, ayusin natin. So inayos na. O pangalawa, yung welfare ng animals. O meron doon ang ganda nung veterinary doon.
na mag-aalaga sa mga hayop, di ba? Yung mga hayop talaga maaalagaan ng mabuti, di ba? Pati sila Mali and lahat ng mga ibang hayop doon. O pangatlo, turismo. O panghatak po 'yan, panghatak ng turismo 'yan. Panghatak ng turismo sa mga foreigners abroad. 'Di ba? Dagdag ano 'yan, dagdag sa mga iikutin nila pag pumunta sila ng Maynila, ng Manila. So dagdag sa mga pupuntahan nila, bibisitahin nila. So that would create jobs. And alam niyo naman yung turismo, 'di ba? Yung epekto niyan ang laki. Hindi lang doon sa actual na lugar, maski yung mga nakapaligid sa lugar na pupuntahan ng mga turista. So sa turismo, napakalaking bagay niyan. So ang daming mabibigyan ng trabaho din and mabibigyan ng dagdag kita. Oh. And of course, yung employment that would create, 'di ba? So turismo. Tapos pang-apat, yung pang-heritage and history na sa Maynila, yung ano ba, yung pride ba ng mga Manileño na oy, Manila Zoo, first zoo in Asia. Oh, ngayon ang ganda na, 'di ba? Pagmamalaki mo na uli. So talagang ang dami niyang nahihit kaagad eh. Na talagang alam mong sulit na sulit yung ginasta diyan. Yung ginasta para sa Manila Zoo. Sulit na sulit yung pera na, yung buwis na binabayaran natin, sulit na sulit kapag yung leader mo mahusay. So yun yung kailangan mong tingnan dyan eh. Kung nagawa ni Isko yan sa Maynila lang, sa budget lang ng Maynila, ano pa kaya pag sa buong bansa? Diba? Isipin nyo kung how he will treat tourism sa atin. Diba? How he will create jobs, how he will draw investment. Diba? So yun pa, dagdag pa yun. Kasi syempre pag gumaganda yung isang lugar, gumaganda yung image ng Maynila, dumadami yung investors. So ano yan eh, cycle yan eh. Kailangan lang talaga may magsimula. At si Isko Moreno, yung pong nagsimula po niyan. So yun po, thank you very much po. See you po tomorrow sa Manila Zoo. Thank you very much. Pilipinas, God first. Bye-bye guys.